Namumutla ka. Magpahinga ka kaya muna. Nagpapatawa ka ba, Nay? Kung hindi ako maglalako, ano yung pantutustos natin? Ano yung pantutustos ko sa pag-aaral ko? Inaalala lang naman kita, anak. Chicharon, balot! Balot! 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 Chicharon, balot! Chicharon, balot! Uy! Classmate, may pabalot ah. Pabili nga ng isa? Ay, hindi sa akin to. Pinapabantayan lang nga to eh. Sana kaya yun? Hala, kanina nga lang narinig pa nga kita eh. Sabi mo, balot, chicharon balot. Ay, bahala ka na nga dyan. Hanapin ko muna may-ari nito. Exam na bukas, pero sa halip na nakakapag-concentrate ako sa pag-review. Eto at naglalako ako. Nakakapagod na buhay. Nakakapagod na. Hey, what's that? Sir, I'm selling balot and chicharon. So how much is that? Sir, balot is 20 pesos and 10 pesos per chicharon. Okay, so I'll take two of those egg things and one chicharon. Oh, sure, sir. Here. Your change. No. You should have it. Oh, thank you, sir. No. Because I'm really impressed that you're working while studying. So you can have it. Thank you so much, sir. Thank you, po. Thank you. Anita, follow up check-up ng nanay mo bukas. May 1,000 ka na ba dyan? Hindi pa kasama yung gamot dun. Ano ba, tita? Ako na lang ba lahat? Alam niyo, pagod na ako. Pagod na pagod. 1,000 ba? Sige, meron ako dun. Bakit ka ganyan? Ano ba nangyayari sa'yo, Anita? Para sa nanay mo yun. Sabihin mo nga, may problema ka ba? Problema? Tita, sobrang dami. Gusto mo isa-isahin ko pa? Baka sumakit ang ulo mo. Tita, may exam pa ako bukas pero hindi pa ako bayad. Kulang pa nga yung kinikita ko sa pagtitinda para sa mga gastusin dito sa bahay. Sana ba kasi si tatay? Bakit ako lang kumikilos dito para mabuhay kami ni nanay? Tita, usaw-usawa na ako. Ayoko na ng buhay na ganito. Pahinggan mo nga bawat salatang sasabihin mo, Anita. Ganito na nga buhay natin, ganyan ka pa. Bakit, tita? Bawal ba mapagod? Sabihin nyo nga sa akin. Bakit ganitong buhay ko? Tita, ang bata ko pa para sa lahat ng mga to. Kargo ko lahat. Diyos ko, nakakasuko na. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Matatapos din lahat to. Konting tiis pa para sa nanay mo. Konting tiis?
negosyo natin kahapon. Yes, Hamir? Communication, ma'am. Yes, that's right. Thank you. So now we will discuss about the types of communication. Sinong may idea? Yes, Karen? Interpersonal and interpersonal. Yes, that's right. You may see it. Pero may kulang pang isa. Sinong may alam? Anita? Ma'am, the third one is the group communication. So the three types of communication we have. First, the intrapersonal. Second, we have interpersonal. And lastly, we have the group communication. So class, for your assignment, you have to search about the three types of communication. And reminder lang ha, exam nyo na mamaya. So pakiasikaso na po yung mga clearances nyo para maka-exam kayo. Kasi alam nyo naman na kapag walang clearance, walang exam. Yes, tapos yung mga clearances ko. Hala, may balance pa pala ako sa tuition ko. Good morning po. Pwede hong magtanong ako ng balance sa tuition? Anong pangalan mo, Iha? Anita Poblacion po. Teka lang ah. May balance ka pang 845. Nako, pwede ho bang hindi mo nabayaran lahat? Nako, hindi pwede. Patapos lang semester, kailangan mo na talaga magbayad. Eh, kulang nga ho itong pera ko. Kung hindi ka makakabayad, hindi ka makaka-exam mamayang hapon. Ay! Tulungan na ito. Ako talaga. Pera mo. Salamat po. Salamat. Wala na yata. Hindi na ako makaka-graduate. Para na to, Anita. Susuko ka na ba? Susuko ka na ba? Uy, pre, Hamir. May nakita kaming babae, umiiyak. Ano ngayon kung umiiyak yung babae nun? Si Anita yun, hindi siya makaka-exam. Anita, makaka-exam ka na. Okay ka lang ba? Eh, hindi na ako nakabayad ng tuition. Huwag ka mag-alala, nabayaran ko na. Talaga? Naku, salamat Amir ha. Pero bakit kailangan mo tong gawin? Alam mo naman na wala pa akong pambayad sa'yo. Pero sa ikalawa, baka suswertehin ako. Babayaran talaga kita. Salamat ha. Hindi Anita, ayos lang ang mahalaga maka-exam ka na. Sige, ayusin ko na yung clearance ko. Salamat ha. Isulat mo na lang, Nay. Ayun, Nay. Muntik na akong hindi ako makapag-exam. E buti na lang ho, may kaibigan ako nagpayaram sa akin ng pera. Nay, lagi na ho bang ganito? Lagi na lang ho ba ako mamumroblema ng pangmatrikula ko pag-exam? Ano ba namang buhay to, Nay? Ano ka bang buhay na lang ako magtitinda ng balot at chicharon? Ano ba kasing nangyari sa atin, Nay? Bakit umabot ng ganito? Bakit hindi ka man lang gumawa ng paraan para hindi maghirap ng ganito yung buhay natin? Pasensya? Nay, pasensya? Buong buhay ko! Tiniis ko! Tiniis ko kung anong buhay ang meron tayo! Naiingit ako sa mga kaedad ko! Na nakukuha nila lahat ng gusto nila.
Nay, nararamdaman nila yung pagmamahal ng isang pamilya. Eh ako, asan na ba kasi si tatay? Nay, nasa tamang edad na rin naman, di ba ako? 18 na ako, Nay, pero wala pa rin akong alam kay tatay. Sana yung ipinangako mo. Di ba sinabi mo noon sa akin, nasasabihin mo sa akin tungkol kay tatay. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi. Nay, sabihin mo na kasi kung nasan si tatay. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang makita, Nay. Nay, nasa na ba kasi si tatay? Nay! Gusto ko na ako siyang makita! Nay! Sabihin niyo na ako kasi sa akin! Nasa na ba kasi si tatay? Sabihin niyo na po sa akin, Nay! Sabihin niyo na po! Para awa niyo na, Nay! Sabihin niyo na po kasi, Nay! Nais kong mauli ang awit ng mahal. Awit ng pag-ibig, habang ako'y nasa luya. Anita, halika muna dito, Ineng! Oh, bakit mo yun? Uy, Ining, parang nagwawala ka na naman kagabi, ah. Ano na ba nangyayari sa inyo? Naku, wala aling goreng. Normal na yun. Tsaka, nakakapagod lang ho yung buhay namin. Puro na lang ho hirap. Tsaka, yung buhay ko, eh, ang laking katanungan. Ano ba? Napapaisip na naman ako sa sinasabi mo, eh. Hindi talaga madali, Manang. 18 taon na ho ako, pero wala pa rin akong alam sa kay tatay. Yan hong si nanay. Mahal na mahal ko ho yan. Pero, ito pa lang ho ako. Hindi ko pa ho kaya lahat. Eh lahat nga ho, karga ko dyan sa bahay. Kaya, yung pagmamahal ko ho kay nanay, napapalitan ng galit. Nauunawaan kita, Nita. Mas natatandaan mo kung ano man ang mga nangyari sa'yo noon, kahapon at ngayon, ay mayroong dahilan. Grabe naman ho. Eh, yung buhay namin hindi naman katulad ng buhay ng iba. Naiinggit nga ako sa mga kaklase ko eh. Tingnan niyo ho, si nanay may sakit. Hindi rin nga ho siya nakakapagsalita. Wala rin ho si tatay, hindi ko rin nga po alam kung saan siya. At kung bakit nga ba siya nawala sa amin ni nanay. Yung buhay po namin, eh, hindi ko nga ho alam kung paano ko pakakayanin lahat eh. Lahat-lahat, Manang. Sige, Nita. Mag-iingat ka, ha. Mas natandaan mo kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, malalampasan mo at makakaya mo. O siya, mauna na nga ho ako. Magluluto muna. Balita ko, binayaran mo daw yung kuno sa tuition ni Anita. Ikaw ha, I smell something fishy. Gusto mo yun, no? Seryoso, ay mo ba yun, pre? Balita ko, matagal mo na raw gusto yun, ha? Magaling mo pumili ng babae, ha? Maganda, sexy, at tigit sa lahat, masipag. Tumigil nga kayo. Oo, binayaran mo tuition fee niya. Pero syempre, hindi yun for free. Wala na kayang libre ngayon. Tsaka pag-isipan mo pa kung anong kapalit yun. Tsaka pre, ako, seryoso, magsiseryoso. Nagpapatawa ba kayo? Legit yung tawa. Balot! Hello? Oh, Hamir, ba't napatawag ka? Hello, Anita. Pwede ka ba ngayong gabi? Ngayong gabi? Nagtitinda ako eh. At saka, alam mo naman na hindi ako lumalabas ng ganitong oras.
Balot! Oh, ate! Nipicture ka pa para ng hampas lupa mong jowa? Akala ko pinatapon mo na yan! Para kay Anita sa tamang panahon. Nga pala ate, kailan mo ba balak sabihin kay Anita ang tungkol kay Ernesto? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? May edad na siya. At sa tingin ko na sa tamang gulang na rin naman si Anita. Para hindi ka na rin naman niya sisihin sa mga nangyayari sa buhay niyo ngayon. Takot ako. Ayokong masaktan si Anita. Sa bagay, may point ka rin naman ate. Pero syempre, mas maganda naman kung mayroong alam si Anita tungkol sa kanyang ama. Para hindi naman pang habang buhay kung pala isipan sa kanya kung ano talaga yung totoong nangyari. Lalakasan ko loob ko. Ikaw ang bahala ate. Pero sana sa'yo mismo manggagaling ang katotohanan. Kasi ayoko naman dumating ang panahon na ako na mismo ang papaliwanag sa kanya. Pero basta ate, pag kinakausap mo na si Anita, nandito lang ako sa likod mo. Aalalayan kita. Salamat.
Hoy Anita, ba't sunog ang palda mo? Pangit-pangit mo na nga, sira-sira pa yung palda mo. Ano ba to si nanay? Kung ano-ano pinagagawa, pinapakilang pati gamit ko? Paano na to? Isa na lang tong palda ko, wala kong pambili. Lintik naman na buhay to. Wala lang ang tulog, pahamak pa sa akin. Miss Poblacion, please come with me. Miss Principal, nandito na po si Miss Poblacion. Good morning po. Have a seat. Okay, Miss Poblacion, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam naman natin na consistent honor student ka simula nang pumasok ka sa eskwelahang ito. Pero nitong mga nakaraang araw ay nababalitaan ko sa iyong mga guro na humihina ang iyong performance dito sa school. And aware din ako na naglalako ka tuwing gabi. Maaring ito ang nakaapekto sa mga grades mo. Pinatawag ko na ang iyong mga magulang para mapag-usapan natin itong issue na ito. Ho! Ate, iwan na kita dyan ha. Dumiretso ka na lang doon sa principal's office. Magtanong-tanong ka na lang ate kung saan papunta ha. Sige, iwan na kita. Pagkutahan pa ako eh. Ingat. Nay! Ano ang ginagawa nyo dito? Sino nagsabi sa'yo pumunta ka dito, Nay? Nay, baka may makakita sa'yo rito oh. Hindi ko naman kayo kailangan dito eh. Umalis na nga ako kayo. Ang dami-dami nyo nang dinadagdag na problema eh. Manang! Manang! Napapano po kayo? Sandali, sandali! Tatawag ako ng ambulansya! Emergency! Emergency! Coast! Ano nangyari? Check our vital sign! Dead on arrival. Hello? Yes, opo. Bakit po? Ho, bakit? Ano kong nangyari kay nanay? Sige, saan hospital nga po? O sige ho, pupunta na po. Tita! Tita, si nanay! Asan lang si nanay? Tita! I'm sorry, Iha. Nay! Nay, gumising ka, Nay! Huwag niyo po huwag! Nay! Nay, huwag niyo po huwag! Nay! Dalawa na lang po tayo, Nay! Huwag niyo po huwag! Anita, para sa'yo, iniwan ng nanay mo. Huling liham para sa aking Anita. Anita, hindi na bumabata ang nanay. Iiwan ko ang mga liham na ito, lalo na ang panghuling liham na ito, upang maging sagot sa mga tanong mo. Tanong na mahirap sagutin ng nanay, dahil na rin sa kalagayan ko. Anak, masaya kami nagsimula ng tatay mo. Tumagal kami ng ilang taon. Ang saya-saya ko sa bawat araw na kasama ko ang tatay mo. Minsan nga nakikita ko na ang masayang pamilya na sana'y meron tayo. Ngunit isang araw na lang ay nalaman ko ang katotohanan. Ang katotohanan na ako pala ay isang malaking kontrabida na tinawag na rin kirita
ng totoong asawa ni Ernesto. Kindly stop the car? Yes, ma'am. Parang si Ernesto yun ah. Sinasabi ko na nga ba may babae yung lalaki na yun eh. Ernesto! Salawahan ka talaga, lalaki ka! At ikaw naman babae ka! Sino ka? Ba't pinapatulan mo tong lalaki to na may asawa na, ha? Malandi ka rin, eh, no? Ano to, Ernesto? May asawa ka? Ako si Romina. At oo, ako ang asawa niya. Dapat kasi sa susunod, kung manghuhutot ka sa lalaki, siguraduhin mong walang responsibilities na pinakahawakan. Ano ba? Ano to, Ernesto? Hindi ko naiintindihan. Tara na, Ernesto. Umuwi na tayo. Inaantay ka na ng mga anak mo. Daya. Don't force me to call the police para ipadampot yung babae na yan. Tara na nga. Ernesto! Naghiwalay kami, ngunit pinaglaban ko ang pagmamahalan namin. Pinaglaban ko dahil alam kong malaki ang magiging epekto nito sa iyo. Nasa sinapupunan pa lamang kita. Walang kamuwang-muwang sa buhay. At alam kong karapatan mong maranasan ang isang masayang pamilya. Ngunit dahil sa pagmamahal ko sa ating karapatan, heto ako, nagdurusa sa tinamo ko noong ako ay nabangga dahil sa paghabol ko sa tatay Ernesto mo. Matapos nun, wala na talaga akong balita sa tatay mo. Inalagaan kita, anak. Inalagaan ka namin ng tita mo na para rin tumayong tatay mo. Ang hirap talaga ng buhay na itinamo natin, anak. Ngunit alam mo, ang swerte ko pa din dahil meron akong Anita. Alam kong may galit ka sa akin, ngunit anak, pagpasensyahan mo na ang nanay. Paulit-ulit na pasensya. Walang araw na hindi ako nag-alala sa'yo. Ang kabutihan mo ay laging panalangin ni nanay. Mahal na mahal na mahal kita, anak. Pinagsisisihan ko, Nay.
Thank you.